Hello mga ka-happy day! Hello mga ka-happy day! Napakaganda nung napanood namin na full house talaga. Dollhouse! Ay, sorry! Dollhouse pala. Full house pala sila, no? Si Mommy Bear. Favorite mo kasi yun eh, full house. Si Daddy Bear ay napakalakas. Si Baby Bear ay napakaliksi. Tingnan mo. So, Dollhouse. Nanood kaming Dollhouse ng aking asawa. At kasama yung family natin. Napakaganda, no? At relate much. So, kala ko overrated lang siya. At sabi, nag-number one nga. Tapos yung mga comments sa social media. Pero, ay, talaga, ang galing, no, mami? Ang galing. Baron, grabe. Ang daming pinaiyak. Halos parang true to life eh, no? Bagay na bagay talaga sa kanya yung ano, yung role niya, no? Diba? Ang so, ganda. So, ang galing, no, mami? No? And magaling naman kasi talaga si Baron ever since. No? Sabi ko nga, diba, wala pa ata siyang palabas na hindi nag-click. Dahil. Saan ka naka-relate match doon? Ano ba? Parang halos lahat, pero nakakalungkot yung sa asawa niya, no? Meron nga ako isang nakitang ano, review sa Facebook. Ano, sabi doon, dapat daw priority mo talaga 'yung asawa mo. Ganun. Eh 'di ba 'yung nangyari kay Baron? Yung mga sinasabi ng asawa. Wag nating kwento, baka ma-spoil sila. Basta 'yon. So maging priority 'yung asawa. Oo. Kumbaga makinig ganun. Ako medyo naiyak ako dun sa point na ano eh, 'yung gusto niya na magbago. Pero nilalayo naman sa kanya yung anak niya. Huwag natin kwento, baka ma-spoil sila. Nung hindi naman niya pinupuntahan yung anak niya, eh galit din sa kanya. So sabi niya, saan ba siya lulugar? Huwag natin kwento, baka ma-spoil sila. Minsan talaga, no? Hindi natin alam kung saan na tayo lulugar. Pero saludo naman dun sa story nung, ano, nun nga, nasa father, gusto niyang i-correct na yung mga bagay yung pagkakamali niya, na pagkakamali. Huwag natin kwento, baka ma-spoil sila. Pero yung grabe lang. Tsaka yung huli, talagang tinupad niya nga yung promise niya. Baka ma-spoil sila. Na ibigay niya yung ginagawa niyang dollhouse dun sa best friend niyang Sintonado. Ma-spoil sila. Ayun, so mga kapit, ayaw lang namin kayo ma-spoil. Nice. Ayaw lang namin kayo ma-spoil. Pero nope. Just want to share lang na nakaka-relate din ako personally. Kasi nga, alam nyo naman na ipopost ko naman that my father was a drug dependent at yun nga, drug addict noon, na kung saan ang hirap talaga sa pamilya na ano eh, may ganoon. May malulong talaga sa ganong picture. Yes, correct. Kasi hindi lang yung buhay niya yung nasisira. Mga nakapaligid din talaga. Oo, lalo yung pamilya. Ang mga ilang senaryo lang na naramdaman kong affected ako nung nandun yung tatay ko sa bisyo na yon, eh yung mga gamit namin nawawala. Na instead sana nagsisikap, dalawa sila ni mama, pero si mama lang ang nag-work. Although nag-work din naman yung tatay ko, pero saglit mas, lang. Oo, kasi nga, yun nga, ewan ko kung ano nangyayari. Pero to make the long story short, yung pera sana na pang-ipon, mga pambayad, mga pangarap nila para sa amin bilang mga anak nila eh nagamit pa sa nawawala eh, napupunta bisyo. Sa bisyo to the point na hindi na kayang tugunan yung bisyo eh yun, nakakapag ano na, nakakabenta-benta na ng mga kailangang ibenta at nakakapag ano, sabi nating kupit-kupit nakaw-nakaw yung ganun. So, yung mga cellphone, nawawala. Kaya, grabe talaga. Iba mag-isip. Iba talaga yung epekto ng drugs sa isang tao. Ng bisyo, no? Ng bisyo. At kasi connect-connect na yun. Kasi alak din, ganun, diba? Pag nasobrahan ka. Tsaka, tingin sa'yo ng kamag-anak mo, eh talagang black sheep. Biruin wala mo, nang ano. Wala ka sa katinoan mag-isip eh. Kumbaga parang ano, ang tawag doon, patapon, ganun. Ang tingin nila, uh-oh. Yes. Tsaka parang pabigat.
diba? Mabigat. Sana wala na lang sa bahay. Yun, parang ang hirap talaga. Tsaka, ewan ko, may espiritu. Sakit sa ulo, ganyan. Correct. Tsaka may espiritu ng parang away-awayan. Mm-hmm. Pero yung saya-saya party ha, sa pamilya namin. Tapos maya-maya, iiyak na yung nanay ko sa sulok. May mga nasabi yung tatay ko dahil nga siguro epekto ng drugs. Affected yung ugali. Affected na yung pakikitungo sa iba. Mm-hmm. Kaya grabe yung sitwasyon na yun. Na, tsaka syempre hindi mo gugusto yung kasama. Diba? Mm. Kasi, di ba, syempre, alam mong nakaganon, tapos, ano, makakasama mo sa ganito. Eh, di, alam mo yun. Matatakot. Ang dami mo nang may isip, ganyan, di ba? Mm. Totoo yun. Kasi kapag umaalis yung family namin, yung angkan, mga swimming, at talagang ramdam namin na hindi kami naisasama. Hindi kayo nai-invite. Oo, hindi kami nai-invite. Lalo sa mga special occasions like birthday, celebration, hindi kami nai-invite. Dahil nga, ewan ko ha, siguro dahil din doon. Tsaka, grabe, hirap nun. Talagang ultimo pambayad, kuryente, tubig. Hirap na hirap ang aking nanay at dahil sa tatay siguro. At dahil din sa hirap din siguro ng buhay. Grabe yung hirap namin noon na ano nga, dahil nga alipin din ng bisyo din yung tatay ko. Affected din kami. Namuntik na rin akong di makapagtapos nun kasi nga, panganay, parang gusto ko na rin magtrabaho at gusto ko na rin mag-asawa nung panahon na yun para makaalis na. Para makalayo ka. Makaalis ka na sa ganong sitwasyon. Correct. Tapos kaming mga magkakapatid pa, hindi pa kami magkakasundo-sundo. Kakaaway din kayo. Kaya grabe talaga nung panahon na yun. Pero salamat talaga sa Lord na binago niya ang tatay ko. Nung binago naman niya, grabe. Eh, ang laki ng talagang bago. Binago talaga niya. Na parang burado na yung dati niyang nagawa. Nag-ano siya. Kumbaga, nag-ano siya eh. Nagparehab siya. Pero nga, yun nga, nagparehab. Paglabas, nandun pa rin sa environment. Meron lang nag-share sa kanya about Word of God, about Jesus. Tapos tinanggap niya si Jesus. Ayun, dun nagsimula. Nag-Bible study sa bahay namin. At nakita ko, naging seryoso yung tatay ko. Unti-unti. Unti-unti. Nakita mo yung pagbabago. Talagang mayos na. Pati pinagluluto niya kami. Inaasikaso niya na kami. Yun, bumawi siya sa pag-aasikaso naman. Na. Yun. Kaya wala pa siyang makitang trabaho nun actually. Yung nanay ko pa lang din yung nag-work after niyang makalabas ng rehab. Tapos nagba-Bible study na nga kami. Eh, instead na ano, bumalik siya sa barkada niya. Ano eh, nagsikap siya, pinagluluto nga kami, inaasikaso kami. At dun nagpa siya yung nanay-tatay ko. Kahit wala kaming ganong pera, eh nagpa siyang lumipat ng bahay. Kahit apartment. Kasi dati nakatira kami sa lola ko, wala kaming binabayarang ano eh. Upa. Wala kaming binabayarang renta, upa wala eh. Renta. Oo, wala kaming rent. Pero dito, nagpa siya na mag step of kayo. Faith. Kahit mag-rent, makaalis lang sa lugar kung saan nababalikan yung environment. Ayun, doon nag-start talaga. Panibagong bahay at panibagong journey para sa aming family. Tapos yung tatay ko, sa kagustuhan niya makatulong sa family, bukod sa pag-aasikaso nga niya sa amin, eh, nagtinda siya ng mga ulam, hotdog, maling, dun sa may Gente de Leon sa Valenzuela. Ang kaso, dahil mabait naman din ang papa mo, pinamimigay ko. Wala rin kita. Ayan, dahil nga mabait na si papa, pag may mga sobrang natirang ulam, pinamimigay. Pero ayun, unti-unti eh, talagang grabe eh, yung transformation na ginawa ni Lord sa kanya na and damay naman, rin kami ng ba family. Kumbaga, ang kasi marami tao iniisip ano, pag nakilala si Lord o kaya lumapit kay Lord, instant na. Kaya yung iba, ayaw kasi feeling nila wala na silang pag-asa. Eh hindi naman instant yun, di ba? May process din talaga. Hindi naman yun parang biglang ano na, oy nakilala ko si Lord. Oo. Parang
syempre. Actually nga, nung nagba-Bible study pa kami, nakakainom pa yung tatay ko nun eh. Pula pa yung mata, pero chinaga talaga ng pastor, si Pastor Normel, para alagaan talaga yung family namin. At ayun, talagang process talaga eh. Tutulungan din ng family yung isang tao na naging alipin ng bisyo, tatanggapin pa rin yan. At lagi nga sinasabi sa amin ng nanay ko, kahit ganyan tatay nyo pa rin yan. Laging tumatatak sa akin yun. At kahit anong sabi namin, na iwan na namin si Papa, alam nyo, hindi iniwan ng nanay ko. And na-feel ko, that's love talaga. Hindi ko pa man kilala si Lord, pero nakita ko sa nanay ko kung paanong magmahal siya na kagaya ni Lord. Na kahit marami ng ginawa, marami ng pagkakataon na karapat-dapat na siyang iwanan, pero hindi niya pa rin iniwan at lagi niyang sinasabi, kahit ganyan tatay niyo pa rin yan. Kaya yun, hindi iniwan ng nanay ko, tatay ko, at na yun nga, to make the long story short, unti-unti, inayos ng Diyos yung tatay ko, damay ang family namin, at yung mga nawala noon, binalik ni Lord ng maraming ulit. Hanggang ngayon, na-enjoy na namin yung family namin. At mga simpleng araw, nagiging parang laging may okasyon, di ba? Kaya, salamat talaga sa Lord. So sa mga nandyan, dumadaan din yung pamilya nyo sa kagaya ng isang family member na naalipin ng bisyo, kaya kong sabihin sa inyo na may pag-asa kasi pinagdaanan namin eh. May pag-asa sa Panginoon, may pag-asa kung lalapit ka, isusuko mo ang buhay mo kay Jesus, I can tell you na kayang kumilos ni Lord sa buhay mo at sa family mo. Ngayon, ang magagawa mo siguro, ipag-pray sila at talagang gumawa ka ng way para mapalapit ka palalo or yung family mo mapalapit palalo kay Lord. Like yung Bible study, pag-attend ng church. Tapos dati, mga kwentuhan namin, mga tungkol sa kung ano-ano lang sa family. Pero ang sarap na maging bukang bibig sa family, kwentuhan about the goodness and the promises of the Lord. Di ba, Mami? Kaya salamat talaga sa Panginoon at yun, dahil sa Dalhouse, nakarelate ako, naalala ko yung situation namin dati at salamat sa father ko na hindi na siya umabot ng kagaya dun sa palabas na huli na ang lahat talaga at hindi niya nakasama talaga hanggang sa may sakit na siya. Salamat na hindi umabot sa ganon. Kaya kapatid, ka-happy day! May pag-asa, ngayon pa lang, lumapit na tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So this is our, ano ba to? Driving podcast sa RJBTV. Kaya thank you for listening and I'm RJB saying, ang bawat araw ay sumisigla. Basta't ang Panginoon ang laging kasama. Amen.